Hey guys, for today's video, i-share ko sa inyo kung magkano na nga ba yung nagagastos ko dito sa simpleng setup, simpleng adventure setup ng aking ADV-160M. So, let's go! Bago tayo magpatuloy sa video, no, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe na sa ating channel. No. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, please like, share, and hit that subscribe button and that mini bell, no, so para lagi kayong updated sa aking videos. No. Konti na lang ang kulang natin, guys. No, nasa 1,000 subscribers na tayo. No. So, ayan. So, sana ayan, mag-subscribe kayo, no, para tuloy-tuloy lang ang paggawa natin ng videos. So, i-share ko to sa inyo, guys, no, para doon sa mga nagbabalak na bumili ng ADV-160 at doon sa mga nakapili na pero hindi pa nakakapaglagay ng mga accessories sa kanilang motor, eh meron silang idea kung magkano ba yung pwede nilang i-budget sa simpleng adventure setup lang ng ADV. No? So guys, nandito ang aking mahiwagang listahan. No? So ayan, mag-start tayo sa top box bracket. So ito siya. So ito ay SEC Elephant. No? So ito yung pinaka makapal na bracket ni SEC. So pinili natin to para hindi agad siya mabasag or mabali. No? Kasi syempre mabigat yung mga lagi natin sa top box. So pangit naman kung ano, mababali agad siya. So ayan. So, ang presyo niya is kasama na yung shipping fee or minsan naka-less na yung discount. So 2.5 siya. So next yung top box bracket natin. So, ito ay Miura Raptor. So 50 liters. Ang nagastos ko sa kanya is 5,999. So 6,000 na siya. So, ayan, ito yung napili ko kasi mas maraming malalagay, no. So, kasi laging mabigat yung dala ng misis, no. Minsan multiple pa, no. Kaya mas okay na ganito yung size, no. So, tsaka bagay siya dito sa ADV natin. So, next yung Moto Wolf Ryzen. So, ito siya. Ayan. Nakikita niya. So, yun yung Moto Wolf Ryzen. So, binili ko siya kasi medyo nabababaan ako sa handlebar ni ADV. So, parang medyo nakasubsob na gano'n. Para sa akin lang, hindi ko alam. Hindi ko alam pa kung para din sa ibang ADV user, gano'n din ba. Pero sa akin, ayan. So, ang nag-assist ko sa kanya is, ang presyo niya is $650. So, next is the Bosch Europa Horn. So, yeah. Ito siya. Yun, ito sa ilalim. Ayun, makikita niya. So, ayun. Ayun, naglagay ako noon kasi syempre dumadaan kasi ako sa C5, yan, sa mga major highways. Eh, mga truck ang nakakasabay ko doon. No? Kasi sa BGC ako nagtatrabaho. So, ayan. Kaya nagpalagay tayo na. So, ang presyo niya is $2,379. So, ano na yan? Kasama na yung shipping fee, na list ng discount kung meron. And then, next is the eto, Moto Wolf camera bracket. So, ayan. Yan yan. Dahil nagdo-document tayo ng mga travels natin. So, kailangan ko to para dito sa action cam. No? So, ayaw kasing laging nandito sa helmet. So, ayan. Kaya bumili ako ito. So, ang presyo niya is $230. So, pura lang. So, ito ang pinaka-lifesaver ko. No? So, ito yung pinaka-mura, pero ito yung pinaka-importante para sa akin. Itong blind spot mirror. So, ayan. Nakikita niya ito. So, ayan. So, bakit siya importante, no? Kasi nakikita ko yung blind spot. Kasi nga, blind spot mirror siya. Nakikita ko yung banda rito. Yung hindi nakikita.
ng normal na salamin. So, nakikita ko siya dyan. So, mas nagiging aware ako sa paligid ko pagka mayroon ganito. Kaya ako bumili niya. So, yan. For safety yan. So, presyo niya is 87 pesos lang. So, ito naman, next tayo is the Makoto Camel Vaccine. So, binili ko to for comfort naman. So, kasi yung stock na seat ni ABB-160, it's matigas. So, sumasakot yung ano ko lagi, kwet. So, yan. Pag mahaba-haba ang biyahe, yeah, talagang iniinda ko yun. Medyo tumitigil pa kami minsan kasi nga medyo masakit sa ano. Ayan. So, kaya bumili ako nito. Maganda naman yung nabili ko. No? Malambot siya. So, mas naging comfortable yung aming travel. So, ang presyo niya is 3,064. Kasama na yung shipping fee and kung may discount. Ayan, kasama. So, ayan. Kasi puro online ako bumibili. So, ayan. Kaya minsan nasa-scam din ako. Pero yan, okay na. So, ang next natin is itong MotoWolf handlebar bag. So, ito ay convertible into sling bag and belt bag. So, yan. So, ba't ko ito binili? Kasi nandito yung mga device ko, no? So, nilalagay ko dito sa bag yung power bank ko para mas malapit yung pag-charge ko, no? So, meron kasi akong wire na mas maikli. No? So, dito ko siya nilalagay. So, ayaw ko kasi dito sa charging port ng ADB kasi masyadong mahaba. Tsaka, hindi nasasara yung, ano niya, yung bulsa. Eh, naiipit yung wire. So, yun. Kaya ako siya binili. So, magkano to? $554. So, ang next natin is yung MDL or yung mini driving light. Ito siya. Ayan. So, yan. Simple lang siya. Maliit lang. So, yan. Pinakabit ko ito kay Roland Motorworks. So, ang nagastos ko dito, kasama yung wires and yung relay is 1,600. So, 1,600 plus. So, yun guys. Ang total lahat ng nagastos ko is 17,063. So, yung mga accessories na yon, yung mga nilagay ko dito or yung mga in-install ko is mga essentials pa lang, no? So, yung mga kailangan pa lang namin for safety and for comfort, no? So, ayan. Wala pa dito yung mga accessories na mga abo-abobot, no? And guys, hanggang dito na lang ang video na to, no? So, sana ay natulungan ko kayo at nagka-idea kayo na kung magkano yung magagastos nyo kapag nag-setup kayo ng simpleng adventure setup ng ADB. So, yeah. This is Jit of Jit Moto. Peace out.